Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, i-test drive naman namin ang Montero Sport Black Series 2-wheel drive automatic. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 2.4-liter 4-inline 16-valve double overhead cam with variable geometry turbo and Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control diesel engine. May maximum power ito na 181 PS at 3,500 RPM at may maximum torque naman na 430 Nm at 2,500 RPM. Ang transmission nito ay 8-speed automatic with sports mode. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Last video, tapos na tayo sa interior at exterior review. Test drive naman tayo. Ano, game ka na? Ito na nga eh. O tara, let's go na. Unahin na natin mga ka-tandem ang steering. So pagka ganitong moving traffic naman at umaandar, walang problema yung steering. Medyo may konting kunat lang pero okay lang. Ang mapapansin mo lang pagka mga low speed, yon medyo mabigat siya. Papatesting din natin kay Elaine kung mabigat sa kanya, pero sa akin kasi, kayang-kaya ko naman, walang kaso. Matingnan yan mamaya. Sa suspension, komportable tong Montero Sport. So may konting talbog, oo, pero kahit naman pumunta ka sa mga malalayong lugar, hindi ka naman mapapagod sa dahil sa kaldag nito. Ang maganda dito sa Montero Sport, yung size kasi niya. So hindi siya sobrang lapad. Kaya ang pakiramdam mo sa kanya, para ka lang nagdadrive ng medyo malaking kotse. Ganun lang yung feeling niya. Kahit sa mga maliliit na kalsada, madaling dalin kasi nga hindi siya sobrang lapad. Ang pakiramdam ko nga sa kanya ngayon, parang ano eh, malaki lang siya ng konti dun sa expander. Yun yung ginagamit namin araw-araw, so dun ko pinagbabasihan. Eh, totoo naman, talaga namang mas malaki ito sa expander. Oh, pero yung pag nandito ka sa loob, dahil nga parang madaling tansyahin itong sasakyan, ang size niya, pagka nakasakay ka dito sa loob, ang lapad niya, halos parang konti lang yung inilapad sa expander. Ganun yung pakiramdam niya. Kaya kayang-kaya mo talaga siyang madala, lalo na dito sa mga loob-looban. Pero maluwag naman dito sa loob. Mm, yun nga yung magic dun eh. Maluwag naman dito, pero yung feel kasi, hindi yung akala mo sobrang bulky ng dala mo. Oo, oh, parang hindi siya sobrang lapad, pero maluwag. Ang ganda rin ng bagsak ng suspension nito pag sa mga humps. Yun o, parang... Uy. Walang nalagapak. walang bagsak, parang ano, nagpo-flow ka lang sa humps. Oo. Sa mga beginners din na gusto nyo SUV yung dalin nyo. Wow. Gusto nyo yung madaling dalin na SUV. Eh, eto, saktong-sakto itong Montero. SUV. SUV. Mga SUV. Gusto nyo? V kasi. Ngayon, itesting naman natin ang engine power. Let's go. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Naglalumog yung ulo. Ngayon, itesting naman natin ang engine power. Let's go! So, ito lang ang sasabing sa inyo. Kung nagdadalawang isip kayo dahil 2.4 liter diesel lang ang makina nito, eba, meron tong almost breakneck speeds. Kita nyo lang siguro kung makamit dalo eh. Hindi ko kasi nakasandal yung ulo ko. Kaya marang nakaganyan lang ako. Biglang nung tinama ako, gumanon talaga. Hey, ako rin naman eh. Gumanon ako bigay. Nakita ko. Kita ka sa balikat yung gumanon nila. O, di ba? Ngayon makikita nyo, meron tong fun factor kasi nga matulin. Maganda siya, from zero lang yun. Mamaya tatry din natin kung gaano siya katulin mag-overtake. Nagulat ako doon. Dahil na-testing na natin ang engine power, no? Na-testing ko na rin yung preno.
So, ang mapapansin mo dito, malakas talaga yung preno niya. Sa unang sakay mo, hindi naman siya pumapako, pero kasi sa unang diin mo palang konting-konting tapak mo, mararamdaman mo na kaagad yung brake force niya. Yan o, konti lang. Yun. Pero hindi naman pumapako, pero mararamdaman mo na kaagad. Paalala ko na rin sa inyong mga katandem, parating niyong tatandaan, pagka kunwari maluluwag yung kalsada, itong lane na pinakakaliwa, ito yung tinatawag na inner lane, yan ay para sa mga mabibilis na sasakyan. Kaya kung kunwari, nakatricycle ka, talaga namang ubod ng bagal, dapat nandun ka sa right na lane or sa outer lane, doon sa right side, sa tabi. Kasi doon yung slow lane. At dahil nandito na rin sa isa usapang slow lane at fast lane, yung overtaking lane sa expressway, mga katandem, ha, kung nagmamaneho kayo, hindi babaran yung overtaking lane sa inner lane. Dito yon sa kaliwa. Hindi yon, ha. Kailangan, kung kahit pasabihin mo na 100 kilometers per hour ang speed limit sa kalsada na to, hindi ibig sabihin nun 100 kilometers per hour ay nandoon ka sa overtaking lane. Hindi. Kasi yung overtaking lane, kunwari 100 ka, tapos yung ibang driver naaalangan sa'yo, kunwari may emergency or naaalangan sa'yo kasi kunwari uphill, mahina yung kotse mo, so bumabagal ka sa mga uphill, pwede silang mag-overtake sa'yo dito sa overtaking lane. Kaya parating i-leave yung open yung overtaking lane, ha? Huwag yung road hugging, yun yung tawag doon sa nagsistay sa overtaking lane, road hugging. Huwag ganun, hinuhuli yun. At saka maging mindful lang kayo sa sa paligid nyo. Kasi kung kunyari ikaw mabagal ka, nandito ka nga sa, wala ka sa fast lane, nandun ka sa outer lane, pero meron namang isang mabagal din sa fast lane, pareho kayong hindi maka-overtake yung mga nasa likod nyong sasakyan dahil sa inyong dalawa, syempre mag-isang linya na lang kayo. Yun, ngayon mga katandem, tinesting ko lang tong paddle shifter. So nasa drive mode lang tayo. Nag-paddle shifters agad ako, nag-downshift ako. Tapos gumana na kaagad yung paddle shifters. Mabilis yung upshift, maganda yung downshift, mabilis din. Tapos pwede mo na siyang ibalik sa regular drive. Pipindutin mo lang, hihilahin mo lang tong right paddle shifter para bumalik siya sa D. Oh, ulitin ko lang, ito. Naka-D lang tayo. Pindutin ko yung minus. Oop. Oh, downshift na siya. Fourth. Ayan. Tapos nasa fourth lang siya. Hindi na naman tayo maka-overtake kasi puno yung kalsada. Ayun na. Basta yan. Ayun, nag-upshift na ako. Fifth gear na siya. So, ayan. Tapos para ibalik sa D, pindutin mo lang ng matagal yung right na paddle shift. Okay na. Ganda! Ganda ng paddle shift! Pero kung ayaw mo ng paddle shift, ayaw mo ng mga F1 style, pwede ka rin dito sa shifter mismo. Ito, o yan. Nasa 6th gear. Ayun, downshift tayo. 5th gear. Downshift ulit. Ito, 4th gear na. Di ba? May hatak na agad. 4th gear na yan. Oo. Yun ang maganda. May option ka. Di ba? Ganda. Balik natin sa D. Ang ganda! Smooth. Pag naisipan mo, sige, downshift ka na agad, pwede yan. Wala rin cheche, bure, downshift. Tapos ang bilis ng transition kasi kaganyan, i-drive mo ka agad. So, wala rin, naka-overtake ka na, balik mo na sa drive, high driving ka na ulit, okay na. Isang function na maganda pa dito, meron siyang auto-hold function. So, pag na-traffic ka, hindi yung tapakan ng tapak sa preno, bitawan mo lang, kahit naka-D ka pa, okay lang yan, di aabante. Tapos, pag tinapakan mo yung gasolina, tsaka na magre-release na siya ng pusa. Buti wala kang awit sa traffic, relax ka lang. Anyway, ito, itatesting natin dito, maluwag naman yung kalsada. So, ayan, pagka namreno ka, nang sagad, zero. Ayan, magi-green yung nasa screen. Tapos, pag nag-green na yung nasa screen, wala na, hindi na ako nakatapak. So, nakapreno na siya, naka-D lang ako. Intay ka, pag traffic. O, tapos pag kunwari, free na. Gas mo lang. Yun na yun. Andar na. At saka yung maganda sa kanya, pag nung tinapakan ni RM na naka-auto hold function, wala siyang lag. Tsaka yung parang wala siyang feeling na parang sumabit ng konti bago umandar. Walang ganon. Pag tapak niya sa gas, umandar lang ng todo. Yun na siya. So mga tandem, ito pa yung isang feature na gustong gusto ko dito. No? Ang meron lang nito, yung GT at saka itong Montero Black. So ano yon? Ito yon, papakita ko sa inyo. Ito yon. Ito yung function na yon, ha? Dataas pa function. Oo, kasi
Kung sasa, hindi na kailangan ng paa mo. Kagaya ngayon, nakaset ako ng cruise control ng 40 kilometers per hour. Sumusunod lang siya sa sasakyan na nasa unahan natin na nasa 34 kilometers per hour lang. So, ito yung function na tinatawag na adaptive cruise control. So, ito yung maganda, lalo na pagka mga low-moving traffic kagaya nito or sa expressway. Sa expressway driving, dire-diretso 100 kilometers per hour. Pagka merong sasakyan na mabagal sa unahan mo, babagal din siya. So, yun yung magandang function. Hindi ka mangangawit, sobrang convenient. At safe na safe din tong sasakyan na to dahil meron siyang forward collision mitigation. Yung sabihin na may mreno siya pag mabubunggu ka na. So, ayan, set natin ang 40. Ayan, eto, pa ako ha. O, yun. Yung sasakyan, o, diba? Humihinto siya ng kusa, bumabagal ng kusa. Ito yung pa ako, ito. I-shout out pa natin yung isang sasakyan ng Mitsubishi na nasa harap namin, yung Mirage. Pero wala ka dati yung cruise control, yan. O, yan yung sinusunda namin, yung Mirage. Sobrang convenient na to, lalo na kung ganito lang naman yung takbuhan, di ka naman makaka-overtake. Ayahan mo na lang sila, sumunod ka na lang. Tapos na ako mag-test drive, tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Game, ako na! Para nga pala sa mga babae dyan, pwede nyo ring iangat yung upuan na to kung gusto nyo na mas kita nyo yung harap. Ite-testing naman natin yung turning radius at isasabay ko na rin yung testing ng steering, okay? Yung bigat ng steering. So, isagad na muna natin at palagpasin lang natin yung mga maraming sasakyan. Ayan. Okay. Okay. Yeah. Ang lanes ay 1, 2.5. Mga ganun. 2.5 lanes yung kinain niya. So, malaking sasakyan naman to. SUV nga. So, pasok naman din yon. Okay lang yon dahil understandable naman. Yung steering naman, nung nakatigil, may konting bigat din siya para sa akin. Pero, mas gumaan naman nung tumatakbo na. Basta kung ililiko-liko lang naman ng konti, ganyan, kaya rin naman ng mga babae. Hindi ka naman sasakit yung braso dito. Sa visibility, ang lalaki ng bintana at kitang-kita mo rin lahat. Plus, yung upuan, pwede mong itaas, pwede mong iabante kung anong gusto mong posisyon. Makukuha mo kung mas gusto mong kita mo pa yung harap, edi itodo mo ng taas yung upuan. Basta abot mo pa rin syempre yung mga tapakan ng gas at saka preno sa baba. Pero ako, medyo gusto ko kasi yung mas mataas ng konti kaysa dun sa position ni RM. Kaya yung upuan ko, itinaas ko siya ng konti. Yung mga A-pillars, katamtaman din yung laki. Kahit na merong hawakan dito sa A-pillar, hindi siya sagabal sa vision. So maganda yung pagkakadesign nila dyan. Ang kinaganda rin dito, meron siyang air purifier na nagfi-filter ng hangin. Ng hangin na nandito sa loob ng sasakyan. Yung aircon nga pala nito, malamig kahit naka-fan speed 1 lang siya dahil meron din siyang climate control. So ngayon, naka-22 tayo, malamig na to para sa akin. Pwede mo re-control yung klima ng or temperature sa loob dito ng sasakyan. Pero kung kulang pa, meron ding blower dito sa second row seats na pwedeng i-on ng mga pasahero. Kaya bahala na lang sila kung syempre kung gusto pa nila ng additional na aircon. Ngayon naman, itry natin kung gaano kaganda ang speaker system o ang radyo. Special shoutout muna sa Battle of the Rappers, formerly known as Katropar. Sila ang gumawa ng kanta na RIT Riding in Tandem. Thank you! At with regards na nga, ito na nga, bumalik tayo sa usapan ng radyo o ng ganda ng speaker. Eh, maganda! Maganda yung tunog, wala akong masabi. Sobrang ganda, sobrang linaw. Ewan ko na lang kung meron ka pang hahanapin pang iba. Itry din naman natin yung radyo lang o yung FM. Yung kanina kasi Bluetooth yun. Yan na. Okay, kahit FM lang, pwedeng na. Pasado, maganda rin yung tunog. Maka-party na kayo din sa loob. Kaya, pwede.
Ang Mitsubishi Montero Sport 2.4 Black Series 4x2 Automatic ay nagkakahalaga ng 2,025,000 pesos. Ang nireview namin ay ang White Diamond Color na nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Mitsubishi Motor Philippines. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, mataas kasi itong sasakyan na to. Kaya yung mga matatanda, sumasakit na yung tuhod, o yung mga maliliit, baka medyo mahirapan kayong umakyat dito. Pero meron namang stepboard at saka meron din naman mga hawakan. Idagdag ko pa dito, syempre kung naghahanap ka ng all new model, syempre hindi ito yon. Pero maganda naman talaga yung Montero, okay na okay siya. Kaya kahit hindi ito all new, magandang maganda pa rin kahit ngayong 2022. Medyo may konting bigat din yung steering niya, pero carry pa rin naman. Napansin din namin na yung second row seats hindi siya nasa-slide. Pero nagkasya naman ako kaagad sa third row seats, so hindi ako nasikipan, may konting space pa ako sa tuhod. Sa second row seats, kasyang-kasya rin naman ako. Kaso ako kasi, minsan gusto ko yung sobrang luwag. Pagka kasi may adjustment yung second row seats, ang ginagawa ko, sinasagad ko yun kung wala namang uupo sa likod para sobrang luwag talaga. Unang good para sa akin, kahit malaking sasakyan to, hindi siya mahirap dalahin. Hindi ganun kalapad yung pakiramdam niya pag ikaw yung nagmamaneho. Gustong gusto ko rin kasi malakas yung makina. Hindi ka nakakapusin sa power dito. Overtaking or mag-enjoy ka sa pagdadrive mo ng mabilis, pwede to. Pero paalala ko lang ha, legal speeds lang tayo ha, 100 kilometers per hour. Good din sa akin na mataas tong sasakyan na to. Dahil kung may mga lubak-lubak sa inyo, matataas yung humps, or talagang may part na binabaha, pwedeng-pwede dahil SUV to. Marami kang Montero na makikita sa kalsada, pero stand out talaga tong Black Series kasi nga may mga itim-itim siya sa mga right spots para siyang kinustomize para sa'yo. Okay na okay din sa akin yung suspension ng sasakyan na to dahil napaka-komportable lalo na sa mga humps, hindi siya lumalaga pa. Alam nyo naman, ako gustong gusto ko rin yung mga trabahong tamad. Kaya gustong gusto ko to, meron kasi siyang adaptive cruise control. So pag nasa expressway ka, iset mo na lang ng 100 kilometers per hour, tapos siya na yung mag-a-adjust ng speed. Kung kunwari may mabagal sa unahan mo, babagal din siya. Tapos pag nag-clear na yung unahan mo, edi bibilis ulit siya. Napapanahon din dahil dinagdagan nila to ng air purifier, kaya sigurado ka na yung mga bacteria at virus ay talagang na-filter bago pa pumasok sa sasakyan. Safe na safe! Gustong gusto ko rin yung manual mode, mabilis kasi siyang mag-upshift, mabilis mag-downshift at ito pa. Kung saan mo gustong mag-upshift o downshift pwede, meron siyang paddle shifters or sa shifter mismo pwede rin. Ayos na ayos din yung radyo nito, mapa-FM man o kaya Bluetooth, wala kang pili, parehong maganda. Konti lang din yung aircon vents nito sa likod, pero hindi ka maiinitan kasi napakalamig talaga ng aircon. Ang verdict ko dito, kung naghahanap kayo ng SUV na madaling dalhin, isa to sa mga na-drive na namin na madali talagang imaneho kasi hindi ganun kalapad sa pakiramdam. Komportable pa, matulin, kumpleto sa tech at meron ka pang air purifier. Pito pa yung magkakasya, sangka pa. So ano pa bang hinahanap natin, di ba? Idagdag ko lang din na kung gusto mong mag-stand out sa scene ng mga Montero, talagang magsa-stand out ka dito sa Montero Black Series. At isa pa ha, super fun din tong imaneho kasi matulin. Maraming maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin o next video na! RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem.